mapayapang araw ng Miyerkules sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Purihin natin ang Diyos ng katotohanan. Ako po si Sister Amelyn Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Gabay natin sa pang-araw-araw na buhay ang salita ng Diyos, tungo sa tunay na kalayaan. Ihanda natin ang ating puso at diwa sa pakikinig sa mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan." Sumagot sila sa Kanya, "Binhi ni Abraham kami, at hinding-hindi kami nagpapaalipin kanino man." "Paano mo masasabing magiging malaya kayo?" Sumagot sa kanila si Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, na bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ngunit hindi nananatili ang alipin sa pamamahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, totoong malaya kayo. Alam kong binhi kayo ni Abraham, ngunit hangad ninyo akong patayin, sapagkat walang lugar sa inyo ang aking salita. Ang nakita ko sa Ama ang sinasabi ko, at ang narinig ninyo mula sa inyong ama, ang inyo namang ginagawa." Kaya sumagot sila sa Kanya, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung mga anak kayo ni Abraham, ang mga gawa ni Abraham ang inyo sanang paggagawain. Ngunit ngayon, hangad ninyo akong patayin, na siyang nangungusap sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito ay hindi gawa ni Abraham. Ang mga gawa nga ng inyong ama ang inyong ginagawa." Kaya sinabi nila sa Kanya, "Kami hindi mga anak sa labas. May isang ama lamang kami, ang Diyos." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako galing at ako'y pumarito. Dumating ako hindi sa ganang sarili ko, kundi siya ang nagsugo sa akin." Marami at iba't ibang aspeto ang umaalipin sa tao. Alipin ang tao ng kapangyarihan, katanyagan, kayamanan. Kaya naman ito rin ang mga ginamit ng Diablo upang tuksohin si Jesus. Hindi nagpatalo si Jesus. Napagtagumpayan niya ang mga maaaring umalipin sa Kanya. Dahil sa katotohanan at pagpapala ng Diyos Ama, siya nabubuhay. Ngayong araw, hinihimok tayo ni Jesus na mamuhay sa katotohanan upang matawag tayong mga alagad niya. "Kung mananatili kayo sa aking salita, magiging mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ito ang magpapalaya sa inyo." "Ano ang katotohanan?" tanong ni Pilato kay Jesus. "Ang katotohanan ay iyong nasisiwalat, nabubunyag at hindi natatago sa pamamagitan ng liwanag." "Si Jesus ang liwanag," aniya, "naparito ako upang magpatotoo sa katotohanan. Ang nabubuhay sa katotohanan, nakikinig sa akin." Ngayong panahon ng Kwaresma, talikuran natin ang buhay sa kadiliman dulot ng kasinungalingan, pagpapakalat ng fake news at disinformation. Maaaring makipagtalo ang isang tao sa kasinungalingan at tuksong argumento, ngunit hanggat wala siya sa panig ng katotohanan, mananatili siya sa kadiliman. Ang hamon sa atin, mamuhay sa katotohanan. Mga kapanalig, ako po si Father Brian Tayag ng Society of St. Paul. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon,
maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers at sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng may iba pang karamdaman, kasama rin ang mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng iyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Sama-sama nating ipagdasal na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang Ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Amelyn Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang salita ng Diyos, mapananaligan. Sa sala at kahinaan, tayo hinahango at tinutulungan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito. At alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.